Hi guys, Jinik. Welcome back to my YouTube channel, Pinoy Entrepreneur. So in today's video, pag-usapan natin yung how to start a gown and formal rental business. So kung bago ko lang dito sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe by clicking the subscribe button below para kung mayroon po tayong mga bagong business tips or bagong video upload, ma-notify po kayo. So pag-usapan natin yan guys, stay tuned! Hi guys, so one of our subscribers asked me to create a video for this kind of business, ano, itong gown and formal rental wear business. So share ko din sa inyo kung ano yung mga tips. Let's say you are passionate about this kind of gown business or trend ng gown and formal wear rental business. So this might help you kung magja-jump ka sa ganitong kind of business. So number one, kung mag-start ka sa gown and rental business, so you need to evaluate your competitor. So yan muna una mong gawin. So syempre, pagpapasok ka sa kahit anong negosyo, kailangan mag-research ka muna, no? Try mong bisitahin yung mga competitors. Kung may mga business na ba na ganito sa inyong area, then check mo kung ano yung mga services na ino-offer ng ganitong kind of business. Ba? Bisitahin mo sila, mag-create ka ng appointment, no? Alamin mo kung ano yung mga stocks nila, ano ba yung mga bagong trends, ano ba yung mga bagong layout, yung mga stocks nila, para at least updated ka kung ano yung bago sa ganitong kind of gown and rental business, ano? So yun ang una mong gagawin. So, sa ganitong kind of business, kung mapapansin naman natin, ano, hindi siya ganun kadami. Kasi nga, itong business na ito, medyo seasonal siya. So, hindi siya kinakailangan lagi ng tao, no? Hindi tulad ng mga restaurants or mga barbershop. So, itong kind of business na gown and formal rental business, konti lang. So, pero hindi nagkakahulugan na walang business, walang customer sa ganitong business. I mean, kahit ano namang business, meron at meron. Ang kailangan mo lang hanapin is your target customers. So ako, I remember back in 2010, ano, ma-share ko lang sa inyo. So, umattend ako na isang, na-invite ako po sa isang wedding, ano, event, no, ng aking isang kaibigan. So, since wala na akong mga damit dahil medyo tumaba na ako, hindi na kasya sa akin yung aking mga formal wear, ano. So I decided to rent na lang kasi mas mura kaysa bumili ko ng bago. So naghanap ako dun sa aking vicinity, sa aking area. I'm from Pasig City. So naghanap ako dyan sa area ng Pasig City and I find one. And nalaman ko yung ganitong business, very profitable, ano, basta nasa right market ka, nasa right direction ng business, I think this business is quite a good business also, no? So yun nga, nagrent ako ng formal wear for a wedding event. So ang nangyari, tinawagan ko, nagbook ako ng appointment para makita ko kung mag-fit sa akin yung formal wear, no, yung Americana. So nagulat ako kasi pagpunta ko doon, nasa bahay lang yung business, ano. So may website sila, may pag hinanap mo sila sa Google, nandun sila, nandun yung address. So I decided to visit them, ano, sa kanilang address. So nagpunta ko doon, it's a residential. So ang ibig kong sabihin sa ganitong business, 'di ba? Kung papasok ka sa ganitong business, pwede kang makakuha ng shop o magtatayo ka ng shop, hanap ka ng pwesto para sa gown and rental business. So kailangan diyan may foot traffic, no, medyo nakikita ng tao yung business mo. So possible din sa ngayon dahil nga trend din ng internet, yung iba nag-start sila sa kanilang mga bahay lang. So kung magtatayo ka ng ganitong business, possible din ang mag-start ka dun lang sa may space nyo sa bahay. Kung may malaki kang extra room for this kind of business na pwede kang mag-stack ng mga gowns, let's say mga 30 to 40 square meter, pwede na mag-start ng ganitong kind of business.
So, yun yung ibig kong sabihin. So, pwede ka makahanap ng pwesto para sa ganitong kind of business, and then, pwede rin naman mag-start ka lang sa bahay nyo. So, yan yung number two. Find a high traffic location. Pero kung wala naman at wala ka pang budget para sa pag-rent ng isang commercial space, possible yan, mag-start ka muna sa bahay nyo. Ang gawin mo lang is just to create a Facebook page, ano? Gawa ka ng catalog, ano yung mga gowns na available para sa business mo. Then, market it. Yun lang. Yun lang ang gagawin mo. Then, yung contact number. Then, kung may mga customers ka na willing naman mag-visit, no? To fit the items, so yung mga gowns, so yung mga formal wear. So, possible na magbisita sila sa shop mo sa inyong residential kung itatayo mo nga siya sa bahay nyo lang. So, yan. So, kung gusto mo pang ma-expand yung ganitong business, ano, possible din kung meron kang budget, possible din na sumali ka sa mga ganitong, consider mo yung pagsali sa mga wedding events o mga wedding fairs, ano. Kasi dyan ka makikilala. Although, yung mga ganyang sa wedding, mapapansin natin, ayaw nila nagre-rent, no? Siyempre, yung mga yan, may mga pera, pwedeng bumili, no? Pero, yung mga entourage niyan, di ba? Let's say, nagtitipid, tight on budget. So, yung mga entourage, they're willing to rent for their entourage. So, dyan yung negosyo mo. Kaya kung mapapansin nyo, no? Even dun sa mga wedding events, meron ako nakikitang mga gown and rental spaces or businesses dun sa wedding fairs, ano, sa mga wedding events. So, yan yung mga, ito yung mga tips, no, na maibibigay ko sa inyo kung papasok kayo sa ganitong gown and formal rental wear business. So, evaluate your competitors. Then, number two, find the perfect location. Pero kung wala naman, you can start from your own home, ano. Then, number three, if you have the budget, pwede kang sumali dun sa mga wedding events or wedding fairs. Yan. Yan yung tatlo, no? Then, pang-apat, kailangan mo siyempre mag-stock kung ano yung mga bagong trends o yung mga bagong design ng mga ganitong gowns, ano? Kung mapapansin nyo, dyan sa area ng Divisoria, meron din dyan mga rental ng mga gowns ng mga ganitong kind of formal rental business. So meron ganitong mga business doon na pwedeng kang bumili o pwede kang mag-rent. So yan. So at least may mga idea kayo kung saan kayo pwedeng kumuha ng mga stocks, ano. Maganda po kung papasok ka sa ganitong kind of business o yung karamihan na pumapasok sa ganitong kind of business, may mga background sila sa yan, pananahe o sa alteration or nag-work sila before sa mga fashion. Ganyan. So, medyo alam nila yung ganitong part of business. Thank you guys for watching, and I hope to see you again in my next video.